Tigre na Deputy Chief of Staff ng office ni Kong Manuel. At ako po muna yung proxy niya today kasi di po siya makakadalo. Pero meron po siyang mensahe na pinadala po sa ating lahat ng nandito. Di nakikisa po ang mga kabataan sa pagtitipon na ito dahil nais natin na ang malinis na halalan para maglukluk ng mga opisyal ng gobyerno na maglilingkod sa ating mga kababayan. Hindi ito magiging posible hanggat mayroong bahid ng mga anomalya sa proseso ng halalan sa ating bansa. Noong halalang 2022, maraming kabataan ang kumilos, bit-bit ang hangaring baguhin, ang umiiral na pamamalakad sa lipunan natin na isulong ang hustisya, kapayapaan at karapatan ng lahat. Nangamba niya ang maraming kabataan, nag-house to house, bumuo ng team, nanguna at sumama sa mga rally at bumoto para sa pagbabago. Habang nananatili na mayroong kinatawa ng mga kabataan sa loob ng Kongreso, nakakapaghina pa rin ng loob dahil patuloy na pinakitit ang kuwang para sa mga patriotiko at karapat-dapat na mga leader sa gobyerno. May papel na ginagampanan dito ang tipo ng halalan na meron tayo ngayon. Nakakalungkot isipin na mas malinis pa ang mga student council election sa maraming paaralan kaysa sa halalan para sa mga posisyon sa gobyerno natin. Kaya naman, lubos na nakakadismaya para sa maraming kabataan ang ilang tampok na mga pangyayari noong halalan 2022. Mag-iisang taon matapos ang eleksyon noong nakaraang taon, nandyan pa rin ang pagdududa natin na dulot ng hindi transparent na automated election system kasama ang iba pang mga gawaing taliwa sa pagkakaroon ng patas at malinis na eleksyon. Ang mas masahol pa, patuloy na nililinlang ang ating mga kababayan para ilayo ang katotohanan. Kagaya na lamang noong ginamit ng mga nasa kapangyarihan ang mamamayan para tatakan ang desisyong itakwil at ipako sa krusesus. Ngayon naman ay ginagamit ang kasinungalingan at disinformation para tanggapin na lamang ang pagiging marumi ng halalan natin at ang kaakibat na resulta nito. Tinatakot ang mamamayan at pinabansagan ng kung ano-anong label para masindak at magdalawang isip na lumaban. Simple lang naman ang hangad ng mga kabataan sa bansa. Kasama dyan, ang tunay na demokrasya sa ating bansa. Ngunit hindi nakakasapat na mayroong halalan para masabing may demokrasya. What ang demokrasya kung manufactured ang consent, approval o ang boto na ginagamit para ipagtanggol ang maling ginagawa ng mga nasa pwesto? What din ang demokrasya kung hindi natin aalisin ang mga balakid para maging transparent, patas at malinis ang halalan? Para magawa ito, dapat manaig ang katotohanan, dapat harapin ang taong bayan at sagutin ang lahat ng tanong na sumusulpot. Dapat kilalanin ang tinig ng mga nagnanais lamang na malaman kung ano ba talaga ang mga nangyayari noong nakaraang halalan dahil ayaw ng mga kabataan na maulit ang anumang anomalya sa susunod na halalan. Karugtong po nito ay yung panawagan natin na tutulan po yung tinatawag natin na charter change na patuloy na magtutulak sa mga kababayan nating Pilipino na maghirap sa ating bansa kasi as sinusulong po ngayon na charter change ay 100% na accumulation po ng yaman ng Pilipinas ang gusto nating ibigay sa mga dayuhan. When in fact, dapat po ito ay tinatamasa ng mamamayang Pilipino. Patuloy tayong naniniwala na hindi forever na maghahari ang kadiliman. Kaya habang nandyan ang ating mga kababayan na hindi kumbensido sa kalinisan ng halalan at habang lalo nating pinapalakas ang ating pagkakaisa, mayroong pag-asa. Suma sa inyo, Kabataan Fertilist at Representative Raul Manuel. Yun mabuhay. Naman po at maraming salamat. Mabuhay kayo. Mabuhay! Ma'am, dito nga kayo. Ako lang dito kayo. Ah.
sarili lamang. Ang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Peke ang election. Peke. Sana tularan sila nga maren din taga province nga magpunta. Sana ang Pangasinan, sana ang Cavite, Laguna. Mga taga ano rin yung sa Bicol. Oh, Bicol. Thank you.